ang Department of Agriculture ay nag-formulate siya ng isang Administrative Order Number 25, Series of 2005. Actually, matagal na itong gap na to, kaya lang hindi nabibigyan ng pansin. So, sa mga nakaraang panahon, yung nagmamangga, halos hindi na sila kumikita. Alam naman po natin ang mangga, seasonal yan. Na pag nasira ang isang mangga sa isang pagbubulaklak niya, so ang mangyayari po sa nagmamangga, wala na silang kita. So, pumasok po ang good agricultural practices dito para sa ganun, yung mating mga nagmamangga, mabigyan pansin kung gaano kaalaga na ipapatupad dito. Unang-unang nga, ito nga, ang ipoproduce nila ay isang magiging world competitive when it comes to fruits. At the same time, yung bungang ititinda nila, domestic man yan or foreign, magiging safe yan. Yun talaga ang itinatagdan ng good agricultural practices. Na-conceptualize po ito ng Bureau of Agricultural Research. It is a zonal project. Alam naman po natin, pag ang manggang pinag-uusapan, ang kagad ay iniisip kung saan ang galing. So, na-conceptualize po ito between Region 1 and 3. Ang layunin ng gap na to ay para palawakin at i-adapt ng mga magmangga natin upang lalong sumigla ang mango industry natin. Unang-una po, ang good agricultural practices ay nakakapagbigay kita, na malaking kita. At pangalawa po, yung mga produkto nila nagiging safe. At the same time po, yung environment protection binibigyang halaga at pansin, at yung mga nagtatrabaho mismo sa manggahan, ayon ang pinakamahalagang intensyon ng good agricultural practices para ma-practice at mapatatakaan po ang kanilang pangangatawan, hindi lang sa health nila, kundi sa pangkabuhayan nila. Ang Sambales po, ito nga po ang napili namin dahil nga sa kadahilanan, kilalang kilala ang mangga dito sa Pilipinas, basta galing sa Sambales. Sa tamis, sa ganda ng kutis, at saka yung aroma. At ang Region 3 is also a contributor factor ng mangga. Kaya po dito namin iniligay ito para sa ganun, makita ng mga nagmamangga rito at ma-duplicate nila kung anong ginagawa namin dito. Hindi lang sa Sambales actually, ang aming kliyente rito, the whole of Region 3 ang aming tinatarget dito. Nung mapili na namin itong farm na to, na dito na nga ilalagay yung research namin tungkol sa good agricultural practices, nagkaroon po kami ng agreement ng cooperator natin na ang lahat ng mga inputs needed for the establishment of these good agricultural practices will be provided by the Department of Agriculture. Because this is a zonal project funded by HBCDP, which is the national, pagkatapos po supported ng Bureau of Agricultural Research ito. So, lahat po ng mga technical aspect, lahat ng mga move tungkol sa pagmamangga ay binigay po namin. Kagaya po ng pagpiprepare ng mga pestisidyo, kung paano po pag-handle ng isang farm, lahat po ng infrastructure na kailangan ng good agricultural practices, from cultural management practices down to post-harvest po, binibigyan po namin ng technical assistance yung cooperator. Then aside from that po, sinasabi namin sa mga nagmamangga rito, o tingnan ninyo yung farm ng cooperator natin, nagsisimula na yung gap doon, pwede po ninyong i-duplicate yan para sa ganun, kumita naman kayo na hindi lang kayo paraging lugi sa tumipagmamangga ninyo. Wala naman ganong pagkakaiba yung dating cultural management practices ng nagmamangga natin compared to good agricultural practices po. Ang gap kasi hindi basta-basta nagmamangga, kailangan may mga patuntunin na ginagampanan. Dito po sa good agricultural practices, marami pong series of cultural management ang ginagawa. Una po sa pruning, magpuprune po muna sila bago po sila mag-apply ng fertilizer. Kasi po, pag hindi mo inapplyan ng fertilizer yan, organic man or inorganic fertilizer ang ilalagay mo sa mangga,
Abay, para bagang inaabusan natin mangga, yung lahat ng nutrients nung nagbunga siya, ibibigay po. Kaya pagkapitas po ng mangga, makikita mo po yung manggang puno ay stress na stress. So kailangan po natin i-supplement yan ng pagkain nila sa pamagitan ng pag-aabono. Ang good agricultural practices po, tatlo po ang main concern na ina-address niyan. Unang-una po, yung traditional pag-i-spray natin, actually po, marami na po ang nagre-reklamo. At kuminsan, yung ating mga prutas na mangga na ina-export natin, not only sa export, sa local commodity natin, halos hindi pumapasa dahil mataas po ang pesticide contamination. Ngayon po, inaalis po ng good agricultural practices na yan, yung mismong pesticide contamination, wala naman pong sinasabing pag nag-gap kayo, hindi na kayo mag-spray. Ang kagandahan lang po ng gap, tinitingnan muna ano ba yung mga insektong bumabanat sa yung mangga. Yun ang binibigyan pansin, yun ang i-control. Pag gumamit sila ng insecticide, huwag po nilang bawasan ang timpla, huwag nilang sobray ng timpla. Kasi po, pag nagsobra ka dyan o nagkulang ka sa timpla, ang mga insekto po ay nakakapag-build ng resistance. Dati-dati po, yung mga insekto natin na hindi natin kalaban, nagiging kalaban na po natin lalong-lalo na po yung thrips. Ang thrips dati, wala sa manggahan yan. Ito lang 2 years ago, nagkaroon po ng infestation ng thrips. Dito sa Zambales, na-encounter po nila yan. Alam nila walang ganong sakit ang thrips, walang ganong dinudulot na pinsala ang thrips. Nung mapatunayan nila, thrips pala ang bumanat, bigla pong umiitim yung bulaklak nila. So hindi po threat ngayon, naging threat because of climate change. Pangalawa po, dati wala tayong kurikong na sinasabi na apekto po ng seed fly. Dati po, walang nagbabalot sa mga nagmamangga rito dahil nga po, wala tayong incidenting ganon. Ngayon po, ang isa pang pinopromote po ng Department of Agriculture at saka po yung GAP na ang bagging sa mangga ay importante. Unang-una po, pag nagbag po kayo ng mangga, yung bunga ng mangga ninyo, from 45 to 50 days after flower induction, pag medyo malaki-laki ng butil ng mangga, binabalutan na po yan para maiwasan yung introduction po ng mga peste, kagaya ng seed fly, kagaya po ng fruit fly. Yun po ang mga insektong dumada po pagbunga na po ang ating manggahan. Pangalawa po rito, na babawasan din po ang gastos natin sa pag-spray ng pestisidyo kung nakabalot na ang mangga. Dati-dati, basta spray na sila ng spray, pati yung ating mga kaibigang pulisap, namamatay, yung mga ibon na yan, ayaw nang dumapo because of walang style na pag-spray, basta spray na sila ng spray. Dito po sa GAP nakokontrol dyan. Nung kumuha po ako ng sample ng mangga rito para lang tingnan yung pesticide contamination, lumabos po sa pagsusuri ng Bureau of Plant Industry, almost zero po ang contamination ng ating mangga, safe pong kainin. Yun po ang number one na ina-address din ng good agricultural practices. Pangalawa pong ina-address po niyan ay yung environmental protection. Yung pong environment protection na yan, ang sinasabi sa atin na nagkakaroon tayo ng climate change because of this mga kapabayaan na ginagawa natin. Dati-dati po, yung mga nag-i-spray nating mangga, basta po spray na sila. At ngayon, yung mga spill po, hindi nila alam na nakakalaso na sa ating natural resources. Pangalawa po yan, kuminsan yung mga botelyang wala ng laman, kung saan-saan lang po nila tinatapon. At yung mga sachet ng insecticide, nagkalat-nagkalat lang po dyan na hindi nila iniipon. Sa good agricultural practices po, binabaon po yan para walang leak. Para at least, maprotektahan po natin yung mga ilog natin na hindi sila makontaminate na at hindi magiging apekto doon sa mga isda na nakalagay doon. Pangatlo po, kasi po dati-dati yung nag-spray natin ng mangga, sa proper pa lang po pagbibihis nila, mali na po. Kuminsan po nakasando na lang sila. Alam naman po natin ang pestisidyo nakakamatay.
pag na dumikit po sa ating balat yan, automatic po hindi naman po magkakaroon kagad ng aksyon yan. Magkakaroon na muna ng series of ano yan para doon pa lang makikita kung ano ang epekto ng lason sa katawan ng tao. So ang good agricultural practices po, yung pananamit pa lang, kailangan po protected sila. Meron po silang gas mask na sinasabi. Pagkatapos sinusot, what I mean, meron pong gloves. Pagkatapos mo, naka-long sleeve sila. Para sa ganun, yung fumes na dumadapo sa kanilang katawan, at least ang na-absorb po ng damit at saka hindi po nalalangkap ng hininga nila yung fumes na insecticide na nakakalason po.